Kumusta ba po? Kumusta po kayo? Ay po ay na natin. Our Father in Heaven, we come to you, Lord. We submit our time, we submit our opportunity, we submit our influence. Please guide us, Lord, as we study your word. Please lead us, especially please guide me, Lord, as I talk to your children. I don't know what they need in their life, their spiritual journey. Please impress, Lord, and guide me, Lord, and lead me, Lord, as I go through your word. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, pray. Amen. Ako po ay maraming beses na nakapagsalita dito sa inyong church at naubos ko na yung aking sasabihin. Kaya maikli lang po ang sasabihin ko. Last Sabbath po kami ay nasa San Pedro nila Kuya Johnson, Amigan at saka nila Pastor Durante. Napakaganda po ng aming talakayan tungkol sa Holy Spirit, sa pagka-Diyos at pagka-tao ni Jesus Christ, at saka marami pa mga bagay po. Isa po sa mga tanong na narinig natin kanina sa Sabbath School ay kung pwede daw po hilingin ang banal na Espiritu. Nasabi po na ating kapatid, naalala po niya yung sa Bible na sinasabi niya, how much more yung nanghihingi ng tinapay sa kapitbahay, how much more na naghihintay ang Diyos na hingin natin ang banal na Espiritu sa Kanya. So, totoo po na ang Holy Spirit ay pwedeng hilingin. Actually, ang sabi ni Jesus Christ, hintayin niyo ang banal na Espiritu na mabuhos sa inyo saka kayo lumabas sa at mamangaral. Mahalaga po na alam natin ang mensahe na binibigay sa atin ng banal na Espiritu bago tayo mamangaral. Kasi po sa Biblia po, merong gustong tumakbo na mensahero. Pero sabi nung nagsusubo, huwag ka lang tumakbo. Hindi, gusto ko lang tumakbo. So tumakbo siya. Pagdating niya doon, anong sasabihin, anong balita? Sabi niya, actually hindi ko alam. Tapos nang tumating yung totoong mensahero, alam niya dahil nakita niya yung anak ng hari. Okay, naniniwala ko tayo sa ito po ang gusto ko lang i-review sa Holy Scriptures dahil ito po ang fundamental beliefs natin sa aking observation. Marami po itong sermon na ito. Maraming sermon sa isang and sa kahit anong kailangan natin, walang kulang halos nandiyan lahat. Naniniwala tayo sa banal na kasulatan. Basa po natin kanina umaga. Nagaling po yan sa walang private interpretation. Galing po yan sa Holy Spirit. Pinasulat ng Holy Spirit. Ang buong Biblia po ay galing sa ating Panginoon. Profitable for doctrine. Kaya lahat ng ating doktrina dapat ayon sa Biblia. Lahat ng ating reproof, pag may sasawiin tayo, doon sa Mindoro merong bata na hindi mahilig maligo. Bata pa lang siya. Sabi ba hindi ka dito? Buksan niyo yung Bible. Buksan niyo sa Bible. Buksan niyo sa Ephesians 5. Ayun, tingnan mo. Yung unclean. Yung filthy. Hindi yan gusto ng Diyos. Dito ka na. Takbo siya dito siya. Ang very glad pa yung Bible. Dahil ang makapangyarihan ng Biblia. Ang sabi mo ni Ellen White, one line of scripture is worth more than 10,000 ideas of ano and philosophies of humans. Kaya napakalakas ng Holy Scripture. Kahit magrason-rason pa tayo, pag mayroong nakasulat sa Biblia na napakaminaw, walang binatbat yung ating mga research at saka kumanana pa. For correction, kung tayo'y nag-aalangan sa ating ginagawa, napakaganda na basahin natin sa Biblia. Katulad po na sinabi ko kanina ng bago. Meron akong nakarinig na pastor. Siya po ay pastor. Siya ay abogado. At siya rin ay CPA. At sabi nung
at saka lahat ng pro dun sa Biblia. Para makita natin yung balance o kung talagang sigurado tayo ako ng iisip natin. And for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang sermon ni Pastor Durente noong Sabado ay tungkol sa perfection. Sabi niya, pwede bang maging perfect? Bakit tinatanong tayo maging perfect? Yung context daw ko pala naman ay sabi yung mga parasiyo, ang minamahal nila, yung kapwa ng tao, mababait. Pero yung mga anak ng Diyos, minamahal kahit yung mga hindi mababait. Yung daw ang tinatawag na perfecto. Doon sa context na yun. Although, syempre, yun sa Old Testament, ang sabi doon, be blameless. Ayan, maraming pong ibig sabihin. Ang ating, ang salita ng Diyos, ang liwanag sa ating mga lakbayin. Ang salita ng Diyos ay pure at pwede itong pangsangga. Kaya pag minsan may kalibali tayo, pag ginamit natin ang salita ng Diyos, talo ang kalaban. That put their trust in Him. Huwag natin dagdagan, add not thou unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Ang sabi ko po mga kaibigan sa aking mga kaibigan, mga nagpapastor, sabi ko, huwag kayo mag-preach galing sa kung saan-saan. Ang i-preach nyo lang, yung nandun lang sa Bible, nandun lang sa Spirit of Prophecy. Sabi na lang, hindi sila naniniwala sa akin. Sabi ko kasi, ganito yan. Pag mag-preach ka lang kung saan-saan galing yung reference mo, tapos, nagbasa ka ng Bible and Spirit of Prophecy, baka makita ko dito, mali ka pala. Kung kailangan, ubusin muna natin yung nasa Bible, ubusin natin yung nasa SOP. Yun ang ating sariling prinsipyo. Although, yung mga kaibigan natin theologian, binabasa rin nila yung ibang books na theology. Kaya lang ako, hindi ko kasi alam kung alin yung theology na tama at saka hindi tama. Ang aking sigurado lang, yung nasa Bible at saka sa SOP. Yung mga sulat ng mga scholar, maganda rin yan kung umaayon dun sa Bible and SOP. Paano kung nalalaman ko kayo kung hindi ko alam yung kaya maraming minsan naliligaw at saka nakakaligaw ng mga ibang mga marami. Kasi inuulan nila yung Rick Warren, yung kung ano-ano, ibang books na hindi naman kasi ganun ang liwanag na tanggap katulad ng sa ating church. So mas mabuti, ubusin muna natin yung Bible at SOP. Kung may panahon pa, kanyan tayo magbigay ng ibang mga quotations. Kasi, eh, at least po yun ang ating sigurado. Kaya marami na mga kumananong pinupost sa Facebook, ipinapaarala sa ating Holy Spirit, hindi ganun yung nakasulat sa Bible. Hindi ganun yung nakasulat sa SOP. I-paste natin yun. Minsan nagagalit sila. Pero pag minsan, pag mapakumbaba sila, nagtitinkirin sila at nagtama sila. Pero, hindi madali mag-correct. Minsan nakaka-stress din mag-correct. Si Jesus Christ, kinukorek niya tayo lahat, siya pa yung nagsasuffer. Minsan ganun na, no? Minsan tayo yung nagkukorek, tayo pa yung mukhang mali, tayo pa yung masama, tayo pa yung nai-stress. At sila ay, parang magang, mas lalo pa sila nagsasuccess. Gusto ko lang Diyos, iligtas ang lahat, pero may price ang yung mga reformers, ngayon po ay 500 years ng Reformation. Eh, lahat naman sila halos na-persecute. Merong presyo, merong price ang righteousness, ang kamatayan, na temporary. Temporary naman. Okay, every word of God is pure. So, huwag natin dalagdagan at huwag lahat natin babawasan. At ito po ang pinakamagandang verse. Sabi ng isang pastor, alam niyo ba kung, di ba po minsan sa church, meron malaking Bible? Sabi niya, alam niyo ba kung ano yung official na dapat yung nakabuklat yung ating Bible? Sabi ng iba, sa Exodus 20. Sabi ng iba, sa Revelation 14. Mga good na guess yun. Pero sabi niya, actually, nakabuklat yan dapat sa Isaiah 8:20. Kasi dyan nakabase lahat ng, kaya nitindihan ko na sir, kung bakit din yung favorite verse ko natin. Doon daw dapat nakabuklat yung Bible na nakabistay sa church pag meron. Sa Isaiah 8. Kasi dyan nakabase lahat ang ating mga doctrines. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Tayo mga kapatid ay mga kasalanan. Pero
naglilinis sa atin. Ang Biblia ang nag-convert sa atin, ang batas ng Diyos. For this cause, we must thank God without ceasing, we have received the word of God, which He heard of us. He received it not as the word of man, but as it is His truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Simula ko na akong bata pa, gusto ko lagi makinig sa nagsiselfon. Ako po ay makinig pa, dyan na ako nakapahanap. Tapos nag-drawing lang ako, pero gusto ko makinig sa our worship. Kahit nung mga kasama ko ay nasa Clayton Road at saka nasa Sabbath School, gusto ko dun sa mga matanda. At saka ngayon po, gusto ko mag-attend lagi ng IAS Theological Forum. Kasi yun mga, hindi nakakatawa yung mga scholar kung saan pagkakunta. Pero tawa lang mo lang kasi, forum na yun, sabi sa church manual, the pulpit, not a forum. Ibig sabihin, hindi galing dito nagsasabi na hindi natin sigurado. Kung meron tayong mga, siguro ba ito, siguro ba ito, yun tayo nagsabi sa theological forum. And nakakatawa rin minsan kasi ang daming anggel ng Bible. Pero doon ko na-realize nung pumunta ako sa African Theological Forum kung gano'ng papangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi lang ito yung buklat ay book na nabubuklat natin. Oo, may opinion, facts, historical, logic, saka sabi. Talagang may mga pangyarihan na nangyayari dito sa salita ng Diyos. Maraming taong babago. Meron siyang power na nandun sa salita ng Diyos. Napakapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, mabuhay ka Lazaro, mabubuhay si Lazaro. Pag sinabi ng Diyos ay sa mga disciples, alam nyo, yung nagbibigay ng kunting yung two mites yung sa offering plate, mas marami pa yung natulungan kaysa doon sa mga naglagay ng maraming malalaking pera. Sabi po ni isang mga marami. Naging totoo yun. Dahil lahat ng nagbibigay na yun ay influensyahan ng nagbigay na woman na yun. So hindi pala yung dami ng nilalagay yung halaga ng salami, hindi yung dami ng halaga. Pero siyempre mas madami, mas maganda. Kundi yung influensya. Kasi may nilalagay ng sabi sa Bible, meron maraming pera pero butas yung bulsa. Meron kundi lang pero dumadami, pero marami ng Diyos. Ang Diyos ang nagpaparanang resulta ng ating mga gawain. Meron mga ministry na dami-dami nila gastos, kundi ang vineyard. Meron mga walang gastos, pero meron mas marami ang resulta. So, maganda po yan. Ang Diyos ang nag-reward. Sabi po sa Hebrews, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Napakaganda yun kasi pag ginagamit natin ang salita ng Diyos, tayo rin ay natatamaan. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kaya huwag din natin gagamitin pangpatay ng tao. Nakakapatay din kasi ito. Pag sobra ng konsensya, eh baka masubrahan naman. Kaya si Jesus Christ mismo, ang sabi mo niya, nung paris na siya, I have many things to say of you, but he cannot bear it now. So meron din ka lang sobra ang salita ng Diyos. And of the joints and marrow is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Napaka-ganda ng Biblia. Nabubuking tayo sa ating mga iniisip. And naniniwala tayo sa Trinity. O, tutungan natin itong God the Father. Walang problema dito. Lahat naniniwala na may Diyos Ama. Meron nagtatanong, meron bang Diyos Ina? Yan po ay hindi natin mababasa sa Bible. Therefore, hindi natin nagsasabi ang totoo. Ang Diyos Anak, si Jesus Christ, nung siya po ay nag-create ng mundo, siya po ay Diyos Anak. Kailan siya pinronounce na anak siya ng Diyos? Nung kanya siya bininyagan, siya ay Diyos na noon, pero pronounce siya na, this is my beloved son, ito my well-pleased. Nung siya ay bininyagan, meron pang prophecy noon, doon sa Samuel. Pero doon siya na inaugurate na anak ng Diyos doon sa pagkabinyag sa kanya. Kaya po ang si Jesus Christ, medyo mahirap na intindihan. Kasi namatay mo ba si Jesus Christ?
napakaganda na. Eh, sabi ni Jesus Christ, ito aking katawan, ibubuhayin ko after 3 araw. Paano niya bubuhayin? Isang ayaw na matay. Ibig sabihin, meron siyang dalawang nature. Now, siya ay fully God, at saka siya rin ay fully human. Okay, so maintindihan, mas madali natin mag-gets kung bakit ganun. Although, hindi pa rin natin mag-gets completely, kasi, ano nga yan, yung Diyos kasi hindi magkasya sa ating isip. So, ang Diyos ay God, Jesus Christ died voluntarily on the cross for our sins and for our grace, and was raised from the dead. Sabi ng angel, tinatawag na kayo ng inyong ama. Inuhay niya ang kanyang sarili. And darating si Jesus Christ for the final deliverance and restoration of all things. Yung Holy Spirit, ang Holy Spirit po ba ay kapangyarihan lang? Or ito yung common na nagiging challenge sa kahit sa ating mga church, sa ibang mga scholars, sa ibang mga pastors na nalilito minsan sa Holy Spirit. Kasi nga naman, and ye shall receive power. And the Holy Spirit and the Holy Ghost. Kung power lang yung Holy Spirit, yung verse na, and ye shall receive power and the Holy Ghost, e parang sinabi rin na, and ye shall receive power and power. Hindi yung dubli-dubli na, ang power and power. Ibig sabihin, ang Holy Ghost, ang Holy Spirit ay person. Bakit? E nagkakasalan na tayo sa Holy Spirit. Okay na daw sana pagdudahan natin yung ibang doktrina, wag lang ng Holy Spirit kasi mahirap patawarin mo. Although lahat ng kasalanan ay napatawar pag nagsisisi tayo. Ang Holy Spirit inspires mga writers ng scripture. Ibig sabihin, may Holy Spirit na before pa na-outpour ang Holy Spirit sa Acts. Kasi sila ang nagsulat, ang Holy Spirit ang nag the joke ng sumulat ng Holy Scriptures. And he filled Jesus Christ's life with power, and ang Holy Spirit ang nagpo-convict sa human beings. Ayun po. Kaya, kailangan natin manalangin pag tayo ay namamaral, kahit na anong logic ang i-apply natin sa ating pangaral, kahit anong PowerPoint, bakit hindi nang convert si Mark Finley ko? Unang evangelistic crusade niya, kinekwento po niya ito. Evangelism training. Siya lang ang may PowerPoint na napakaganda. Ang daming audience, puntahan lahat. Pero nung mag-appeal siya, zero. Hindi lang ang magaling siya ng evangelist. Zero yung first evangelistic crusade. Nakalimutan daw niya ang nalamin. Sabi niya mismo, sa kanyang testimony, sabi niya hindi gumagana yung lahat ng mga presentation niya kahit anong theology at logic at saka presentation at saka tactfulness. Pag wala ang Holy Spirit, zero ang pangaral. And those who respond, He renews and transforms. Ang Holy Spirit ang nagbabago sa ating ugali, pati ang ating katawan ay binabago ng Holy Spirit. And transforms into the image of God, sent by the Father and the Son to be always with His children. Napakaganda po ng Trinity. Pinapadala ng Diyos Ama, pinapadala rin ng Diyos Anak, ang mensahe galing sa Diyos Ama, pinapadala ng Diyos, dala-dala ng Holy Spirit. So sila po ay nagmamahalan. Sila ay have preference to each other. He extends spiritual gifts to the church. Kaya meron tayong tinatawag na spiritual gifts. Yung iba, magaling mag-music, iba interesado sa computer, yung iba interesado sa pagkain, maraming interesado sa pagkain. Yung iba interesado sa pangangaral, yung iba mabait, mapagbigay. Yung iba, maraming po, ang nakakapag. Ang mga spiritual gifts daw po, ay hanggang sa dulo ng, dahil binigay yan sa church, kailangan niya ng church, and how about my church, ibibigay ng Holy Spirit. Kasama dyan ang lahat ng gifts na binabanggit sa Bible. Yung gifts of tongues. Ngayon, marami tayong mga tao na hindi lang isa ang alam nilang lingwahe. Kaya marami silang English, mga Ilonggo, mga Cebuano, etc. Yan ang modern
sabi sa Bible, yung disciples nagsasalita, pero ang naririnig nila ay iba. Baka yung tayo na ang naihip. Kasi yung nagsasalita, hindi naman kiyaran na yung pala sinasabi. Bakit terminology? It empowers, the Holy Spirit empowers the church to bear witness to Christ and in harmony with the scriptures leads all into truth. Leads into all truth. Yan ang napakagandang promise ng Holy Spirit. He will lead you, the Comforter will lead you into all truth. So kahit hindi pa natin nalalaman, ang Holy Spirit ang mag-reveal kung kailangan natin malaman. Yan po ay promise. Diba sa Genesis 1:1, in the beginning, the Spirit of the Lord, of God, moved upon the face of earth. Dito sila nagugulan, Spirit of God. Ibig sabihin, Espiritu lang yan ng Diyos. Bakit yung Son of God? I-anak din lang yan ng Diyos. Baka sabihin mo, hindi yung Diyos. So, ibig sabihin, pwede rin gamitin. Yung O, oh, and then, an angel said unto Mary, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, he shall. Okay, and Mary, at saka kay Jesus Christ, at saka, ano pa ito? Mayroong nangyayari pag ang tao ay natulong ng Holy Spirit. Katulad kay Jesus Christ, he went doing good, healing, and all that was oppressed in the world. Ang tinatanong po ng ating kapatid kanina ng umaga, kung pwedeng hilingin ang Holy Spirit. Pwedeng hilingin ang Holy Spirit. Pero may mga bagay na nakakaakit sa Holy Spirit. Pag tinitin niya po natin sa Biblia, sino yung mga nabuhusan ng banal na Espiritu? Doon sa mga propeta, bakit sila nabuhusan ng Espiritu na sumulat ng Isaiah, Jeremiah, Pentateuch? Bakit yung ibang tao hindi? Anong difference nila? Yung sa Acts, bakit yung mga 12 disciples sinabihan ni Jesus Christ, doon lang muna kayo at manalangin kayo, at mag-fast kayo. At pag na-receive niya ang Holy Spirit, saka kayo mag-aral. Bakit sinasabihan ni Jesus Christ na mag-aral ng Biblia, na mag-aral? Sino ang binubuhusan ng Holy Spirit? Tayo po ba ay binibigyan ng Holy Spirit para lang sa ating sarili? O binibigyan tayo ng Holy Spirit para mag-aral tayo sa iba. Siyempre, ang gifts ng Holy Spirit, hindi lang yan para tayo lumabang at umuling tayo pumunta at pumunta tayo sa saan. Yan po ay para sa iglesia, para sa paglilingkod sa church. So, ganun po. So, pag tinignan natin yung pattern sa buong Bible, kung sino yung nangihingi ng Holy Spirit, na binibigyan ng napakarami ng Holy Spirit, lalo na sa example ni Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay nag-fast ng matagal at nag-langin ng matagal para ma-start ang kanyang ministry ng unang kanyang miracle. Nag-fasting and prayer siya ng 40 days. Although hindi naman tayo sinatawagan siguro na mag-fasting ng gano'ng matagal, sabi ni Sister White. Pero nakakatulong po yun. Pag tinignan natin yung normal na nangyayari sa Bible, pag nag-fasting, ng prayer, ng gustong buwanan, ng pangaral, binubuhusan ng Holy Spirit ng Diyos. And healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. 2 Peter read, po. And, ayan, makikita natin ang Diyos, but we all, with open face, behold him as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, ang Holy Spirit daw pala ang mag-change sa atin. Ayan, ang Holy Spirit, ang gifts of the Spirit. Some are prophets, some evangelists, some pastors, and some are teachers. Binabasa ko po yung books ni Ellen White. Bakit yung ibang kong kaibigan? Magaling mag-sermon at maraming nahihikaya. Bakit ako? Kahit gayahin ko yung kanilang pagsisermon word for word, eh iba pa rin yung resulta. Nabasa ko ng kapatid yung sa isang book. Hindi daw tatanggapin ng Diyos yung labor ng mga ngaral kung sermon lang siya ng sermon. Kailangan niya mong Bible study dun sa mga bahay. Ah, kaya pala konti lang ang
sinusundan ng aking pangaral kasi hindi ako matagal sa bahay-bahay. Yun po pala talaga yung mga sulat. Okay. Some prophets, kaya pinag-drive ko na lang yung mga Bible study at sinasama ko. And some evangelists, madali lang ang sermon, babasa ka lang, tapos dala na sa mga teachers. Noong ako po ay, noong unang panahon, sabi ko gusto ko rin mahalan, pero hindi ako lang mag-preach. Pero nung binasa mo yung Bible, hindi naman pala preach, karamihan yung authors, teach. Sabi ko, madali lang yun, tuturo ako araw-araw, pabasahin mo lang, tapos i-present mo. So, mabuti po, magturo pala. Pero iba-iba yung gifts. Meron mga prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, and ano pa? Iba-iba pa. And but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pag power lang yung Holy Ghost at hindi siya person, hindi pwede yan. Ang hirap pa sa niya. Magiging, but ye shall receive power after that the power is come unto you. Yung mga gano'n na. Ay, may mga 3 or 4 verses po sa Bible na ganyan ang makasulat. So hindi pwede yung power na ng Holy Spirit. And ye shall be witnesses unto me in Jerusalem, Samaria, and Salt. And kung natanggap nila yung Holy Spirit, they spoke boldly. Kung tayo ay mahihain, tulad na nire-report ng sister kanina ng Sabbath School, bakit daw tayo mahihain? Iba ay, sure ko lang sa mga sa gitna ng dahan. Ang nangyari sa Acts, nung sila ay nanalangin para sa Banal na Espiritu, nung sila ay mapulot ng Holy Spirit, hindi sila makakapigil na talagang they had the boldness. Minsan, katabi ko yung aking pastor na kaibigan. Sabi ko, pastor, mahirap sabihin yung sinermon nyo. Kasi, mayayaman yung sinermon na nyo. Sila nagbibigay ng pamasahe sa inyo. Sabi ko, oo, pero meron tayong kinatawag ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang bibigay ng lakas ng loob pagkasabi ng katotohanan ay hindi tayo pakilitan. Dahil, it is like a two-edged sword ang salita ng Diyos. Kahit alam natin, pinapatamaan tayo. Dahil mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nagbalik. Kundi, ang Holy Spirit ang nagpapasisi sa atin. Ini-impress tayo ng magsisi. Ayan po. Promise in Jesus Christ na ipadala ang Holy Spirit. And I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Bakit comforter ang nakalagay? Kasi nung paalis na si Jesus Christ, nalulungkot ang mga disciples. Wala na kami kasama sa kaya another comforter. Kung si Jesus Christ ay comforter, yung another Holy Spirit, Diyos din yun. Pareho ang function. Kasi may another. That He, ibig sabihin, comforter si Jesus Christ, comforter din yung Holy Spirit. At yung another, ibig sabihin, kapareho ni Jesus Christ, kapantay ang kanyang rango. Another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of Truth. So, paano? Kaya pala sinasabi natin, Spirit of Prophecy. Hindi natin maintindihan ang prophecy basta-basta kung walang Spirit of Truth. The Spirit of Prophecy, the Holy Spirit which explains prophecy. Nagpapaintindi sa atin ang direct and revelation. Whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him. Nandiyan ang Biblia, pero walang munabasa nila, hindi nila alam kung sila na pala yung pinapatamaan. Yung mga Christian na yung Roman Catholic Church. Sila ang preserve ng Bible, pero hindi nila alam prophecy pala against sa kanila yung nandun. Naka-encrypt, naka-encode. Hindi nila naiintindihan. Sila pala yung pinapatamaan. Dahil, neither knoweth him, but ye know him. Kasi may mga nalalaman sila, ayaw nilang sundin. Therefore, binibigyan lang ng Diyos ng liwanag. Yung mga tao, sumusunod sa lahat ng liwanag, na alam na nila, ba't palalagdagan ang pera kung hindi mo naman ng marriage? Ba't palalagdagan ang liwanag kung hindi naman sinusundan yung alam ng liwanag? Neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be with you. I will not leave you comfortless, I will come to you. But the Holy Spirit, which is the Holy Ghost. Ayan. Will teach you, he shall teach you all things which are.
ay ituturo sa atin ng Holy Spirit. Diyan, napakamandang promise. He shall testify of me. Walang sinasabi ang Holy Spirit na hindi ang utos ni Jesus Christ. Ganun sila ka-teamwork. He shall testify of me. Dahil wala si Jesus Christ, ang Holy Spirit ang nagpapaalam tungkol kay Jesus Christ. And ye shall also bear witness because he had been with me in the beginning. Pero kapag-usap, yan. He will reprove the world of sin and of righteousness and judgment. Ito pa ang sinasabi ng Brother Ricky. Kailangan natin malaman ang mensahe ng judgment. Kasi kasama yan sa three angels' messages. Pananakot. Kailangan natin takutin ang mga tao in business nila masunog, mabuting matakot at magsisi. Repent, therefore, for the kingdom of heaven is at hand, sabi ni John the Baptist. Kailangan natin warningan. Mabuti na yung matakot kaysa masunog. Mabuti na yung magkasakit kaysa mamatay. Basta mawarningan ng tuluyan. Mamatay ng tuluyan, mawarningan. At kung mamatay man, mabuting magsisi na bago matibok. Dahil ang mga nasa Diyos ay hindi talaga mamatay. Natutulog lang sila. Yes. Amen. He will reprove the world of sin and of righteousness. Mga kapatid, walang bola-bola ang Ebanghelyo. Lahat ng mga nangaral ng Ebanghelyo, katuwiran, kabanalan ang ipinangaral. Simula sa una, kay Abel, kay Adan, hanggang sa dulo ng panahon, walang bola-bola, walang puro grace-grace at saka cloud nine lang ng gospel. Laging may righteousness. Ay laging ituwid ang kasalanan dahil ang kasalanan ay ang righteousness, ang mensahe ng Diyos. End of judgment. Ang judgment po ay napakaganda para sa banal na nagpapangita ng lahat. Pero napakasama sa mga tao na ginagawa masama. So pag tayo ay banal, at tayo ay inosente, at tayo ay napangita ng naghihintay tayo ng divine judge para tayo ay mawalang sala. Pero kung tayo ay hindi nagsisisi at nagtatago at nagtataklog ng kasalanan, natatakot tayo sa judgment, kaya magtatago lang sa yung mga bato, gusto niyang taguan pagdating ng Jesus Christ. Hindi tayo makatitig pag meron tayong kasalanan na hindi pa natin ang pagsisihan. Hindi tayo makatitig yung mga tanong mga bata pag meron kasalanan, hindi makatitig sa magulang. Hindi pag ang Diyos na kaya ang dumating. Lahat ng mga hindi natin na pagsisiyan ay kaya kailangan natin magsisi sa ating kasalanan. Ang mabuti naman po, lahat ng magsisisi at lahat ng kasalanan na pagsisiyan ay papatawarin. Ayan po. So, napakaganda ng mensahe ng salvation. Ang goal ng lahat ng simbahan ng buong Biblia, ng righteousness, ng rebuke, ng revelation, ng Bible, ay upang ilalim sa kaligtasan ng mga tao. Kaya minsan, bakit gano'n? Bakit gano'n? Eh, para sa kaligtasan. Kung gusto magsisi ang tao, ay kailangan ang patawarin. Kaya ang ating church, minsan may mga masasamang mga officer, bakit nandiyan pa rin sila? Gusto pa rin namin silang iligtas. Di ba? Tayo ma. Sabi ni Enderly ni kanina, manginginom daw siya at saka mga nang ginagawa. Buti na lang may kaligtasan. Kung hindi, sino kayang maliligtas? Lahat naman tayo, maraming kasalanan. Kaya, magtulungan na lang tayo na mahanap ang kaligtasan at saka may tuwid ang isa't isa. Ngayon po. At ano pa bang mananito? Napakaganda po na meron tayong church. Meron tayong tinatawag ng church. Maliban dito sa building, ito ang lahat ng tao na sumusunod sa ating Diyos. Simula nung kupong-kupong pa, basta niniwala kay Jesus Christ. Ang church natin ay hindi perfecto. Sabi ni Ellen White sa last three events, we are sorry that there are members, there are defective members, there are errors in the church. Ang tawag dyan ay church militant. We are the church militant. But the righteous
sheep, they will be sifted out. Sila yung aalis. Kaya huwag kang aalis. Kasi makikita yung sheep. Tayo yung sheep out. So yan po ang napakagandang prophecy ni Sister Wright. Kahit ang ating church ay maraming mga error. Dahil tayo ay sinasanctify. God is sanctifying the bride. So, para pagdating niya, malinis na. Ang prophecy ay merong darating ang Diyos na pure na church. So, walang problema ang tanong kung kasama tayo dun sa pure na church. Pag sinabi natin pure, lahat ng turo at aral ay ayon sa kasulatan ng Diyos. Wala na kasulatan. Yung mga church na hindi pure, eh kung ano anong mga theory ng mga tao. So, wag po tayo magbalangan sa prophecy na mayroong pure church. Minsan talaga ako'y nasubok. Napakarami kong nalaman ng mga kabalaghan. Pero hinanap ko galing sa dulo ng prophecy. Sabi ko, ugal ko marami ang kasamaan ang nangyayari. Totoo man o hindi. Hindi ko na makita kung nasaan yung Diyos church minsan. Hindi na po yung dulo ng prophecy paatras. Kasi alam ko, mayroong pure church. Meron mo, ang sa Revelation. Meron yan. Kasi kung walang darating ang Diyos, paano na itong lahat ng ginagawa natin kung walang darating ang Diyos ng pure church? Pero yan ay nakasulat sa Biblia kahit hindi natin malaman kung paano nangyayari. Lahat ng pinaprophesy ng Biblia magkakatotoo kahit hindi natin malalaman. So yan po ang napakagandang balita. Remnant and its mission and unity of body of Christ. Baptism, Lord's Supper, tayo po ay naniniwala dito sa mga ito, spiritual gifts, gift of prophecy, kailangan hanggang sa dulo ng church. Kaya marami pang mga voice of prophecy ngayon. Tayo lahat ay mga propeta. Huwag naman maraming propeta at saka mga false prophet. Kasi ang sabi namin, Jesus Christ is coming. Yan po ay prophecy. Kaya tayo lang ay propeta. Huwag tayong magpaprophesy ng wala sa Biblia. And nandiyan ang Ten Commandments. And lalo na yung Sabbath. This is the favorite natin mga Adventist. Kaya, kasi ito ang issue ng worship. Tayo ay ibigay dahil malaking opportunity tumulong sa gawain ng Diyos. Lahat ng nilalagay natin dyan, nagiging pinto, nakalista sa langit. At tayo ang buhay, hindi para ang buhay ng Christian lifestyle, hindi para tayo maligtas. Hindi tayo kayang iligtas ng Sabbath. Hindi rin tayo kayang iligtas ng ating mga tithes and offering. Hindi rin tayo kayang iligtas ng Ten Commandments. Ang nagliligtas lang sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo ayon sa kasulatan dahil sa ating response sa ating Panginoon. Yan. Tapos, tayo ay gumagalang sa ating magulang, sa ating mga pamilya. Jesus Christ ang nag-defend sa atin at nananalangin para sa atin. So, at saka, tayo ay naghihintay ng second coming. At saka, ang mga namamatay ay hindi nagkukulto. Yung ay mix-diamis sa AP. Sir, meron daw nagpaparamdam doon sa Lord. At kung panalangin nyo lang yan, merong Diyos sa langit na mas malakas pa kaysa doon sa mga, ano na yan, mga eager spirits yan. Pag nakita nyo, sabi nyo sa mga narinig ko, nakita nyo daw sa church, yung namatay na nilang pangpahanap, sa nyo ba nyo? Ikaw ay banal na spirit over spirit, hindi talaga mawala. Mas makapangyarihan po ang Diyos. Kaya, sa pangalan na lang ng Jesus Christ, nagtatakbuhan yung mga yun. Pero kung tayo-tayo lang, hindi natin kaya. Kailangan natin mas malakas na kapangyarihan. Jesus Christ, millennium and the end of sin. Pagka 1,000 years, doon sa langit, matatapos lahat ng kasalanan. Maraming faces ang judgment. Pero investigative judgment, sa mga 1844, pero executive judgment, at saka meron iba-ibang, depende kung sinong teorya ng kausap. Yung ibang teorya ko yan, na face, yung iba, may tatlo, yung iba. Pero, mahaba po yung judgment. The reason kung bakit mayroong judgment, bakit hindi pinatay agad sila sa tanas, para malinawan lahat tayo sa resulta ng kasalanan. Hindi
lang po tayo ng mga ating sundo, pati yung mga nanonood kung sa ibang mga mundo. Ngayon tayo lahat ng mga niligtas ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay maninirahan sa napakabandang New Earth. Wow! Walang kasalanan, walang nagkakasakit. Lahat ng tao ay masaya at nakikinig sa Diyos. Tayo po ay masama. Father in heaven, we praise the Lord for the truth in the Bible, for the comfort that we have given to the Holy Spirit. We praise you for the church, for my brethren, for the inspiration for them to come to church and to listen to your word. We praise the Lord for the church organization. We praise you for the trials that have come our life. We praise you, Lord, for keeping us together. We praise you for saving us from all our sins and for the prophecies and assurances that you will have a pure church, that you can save us, that everything is in your power, Lord, and that you will win over the enemy. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, we pray. Sweetie.